Hello guys, pag-usapan naman natin ngayon ay kung gaano pa katagal dapat tanggalin ang forma pagkatapos magbuo sa slab at sa biga. Importante na malaman natin kung kailan ba dapat talagang tanggalin ang forma o yung mga formworks doon sa ilalim ng biga at ng slab. Ang mga tukod na yon ay nagsisilbi pang suporta habang hindi pa na-attain ng concrete yung required design strength or compressive strength ng isang konkreto. Kaya kailangan nating maghintay ng konting panahon bago tanggalin yung mga forma sa ilalim. Pagkatapos ng buhos, tumatagal ng 1 hanggang 2 araw, pwede na nating tanggalin yung lahat ng nasa siding ng biga. Ang reason ay para hindi siya magkaroon ng molds or mag-molds. At saka kaya naman nandoon yung siding ng biga ay para habang malambot pa o yung araw ng pagbubuhos ay hindi matapon yung konkreto. Dahil 1 hanggang 2 araw ay matigas na yung simento. Halimbawa ngayong araw na to ay nagbuhos tayo. Ilang araw o ilang linggo bago natin tanggalin ang mga forma doon sa ilalim. Depende rin yan kung gaano kahaba yung structure. Hindi naman lahat ay pare-pareho na magkakasing haba yung structure. Kasi pagka medyo humaba na yung biga, lumayo na yung span ng beam or yung pinakalapad ng kanyang slab ay masyadong malawak. So mas kailangan or mas higit na araw yung kinakailangan niya para hindi masyadong mahirapan yung isang structure sa pagdala kung sakaling dadagdagan niya na ng isa pang floor or additional dead loads doon sa ibabaw. Kung i-consider natin yung dead load at live load, ang ibig sabihin niyan, habang ginagawa natin ang structure o yung bahay, ay hindi pa naman natin kailangan ng live load. Habang ginagawa yan, yung dead load na hanggang sa biga at hanggang sa roofing ay hindi naman natin agad na ibibigay lahat. Kaya hindi naman i-consume ng konkreto yung kailangan natin na 3,000 PSI or kung ano man yung kailangan natin or yung required compressive stress ng isang konkreto. Kung kaya hindi mo naman kailangan na 28 days bago tanggalin yung forma sa ilalim, yung 28 days kasi magkasama-sama na yon, yung dead load, yung live load, or let's say, yung roofing, yung wind. Kaya kung papansinin natin, ay yung dead load lang ang required natin. Kung kukonvert natin sa percentage, say nasa 80% lang ng desired strength, pwede na natin dagdagan para makuha yung desired compressive strength ng isang concrete. Kasama na doon yung live load and dead load. So, ang ibig sabihin, kung dead load lang naman yung ating binabantayan, kaya umaabot lang ng 2 linggo, pwede na nating tanggalin yung nasa ilalim. Ang pasubali lang dyan ay kung mahaba talaga yung beam o yung malapad yung mga slab, pwede pa nating i-delay ang 14 days natin ng mas mahaba pa ng konti kahit na umabot pa rin ng 21 days. Ang video ko na to ay nagalayan ko na magdagdag sa inyong kaalaman. So hanggang dito na lang yung ating videos. At paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po ang notification bell sa inyong lahat. Maraming salamat.